sa pag-ibig na pinagtagpo. Tadhana naman ang tila ba naglayo. At kung sa puso ay di makalimot, waring sa isip ay tila ipinagdamot. O sana magbalik ang laman ng puso at isip at tuloy ang muling umibig sa nagdaang kaligayahan ang kalakip. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Alam niyo ba yung pakiramdam ko ngayon? Habang papasok ako sa simbahan, masayang masaya ako. Subalit ang sayang nadarama ko ay napalitan ng tila ba kalungkutan na sumugat sa puso ko. Parang tila ba tumigil ang mundo ko nung makita ko siya. Masaya na parang gusto kong lumapit kay Allen. Tapos yayakapin ko siya. Subalit di ko nagawa. Nakita ko sa kanyang mga mata ang malaking pagtataka at sa mga yakap ng babaeng kasama niya, napalitan ng kirot sa dibdib ang nadarama ko. Nawala ang mga ngiti sa labi ko at tila ba di ako kilala ng taong dumaan lamang sa harapan ko. Napatunong ako sa isipan ko, anong nangyari kay Allen? Bakit parang di niya ako kilala? Wala akong nagawa kundi ang humabol ng tingin kay Allen. At bago sila mawala ng babaeng kasama niya, huling sulyap ang iniwan niya na punong-puno ng labis na pagtataka. Nasaktan ako. Gusto ko malaman ang dahilan kung bakit di niya ako pinansin. Kaya ito, susundan ko sila. Narinig ko na uuwi na sila kaya ito. Habang nagmamasid ako, nagtago muna ako. Bumalik kasi sa loob ng simbahan yung babae. Sino kaya ang babaeng to? Napakaganda niya. Parang anghel na bumaba sa langit tapos napakaamo ng muka. At mukhang napakabait pa. Tapos eto, bumalik na yung babae na yun kung saan niya iniwan si Allen. Tapos, umalis na din kaagad sila. Ako naman eto, mabilis akong sumunod sa kanila. Malapit lang dito sa simbahan ng bahay nila Allen. Minsan na niya akong sinama dati dito nung nagbakasyon sa abroad ang mga magulang niya. Kaya alam ko kung saan ang bahay niya. Kaya ito, naglalakad na ako. At nang makarating ako sa pangalawang kanto, pagkababa ng tulay, ayun, nakita ko yung sasakyan na ginamit nila kanina. Nagmadaling na ako maglakad. At ito, marami nang nagbago sa dinadaanan ko. Kung sa bagay, 5 taon na din kasi talaga ang nakalipas. At eto, nung makarating na ako sa tapat ng bahay nila, tumingin muna ako sa kanan at kaliwa. Tapos eto, nung makita kong walang tao, umakyat ako sa bakod. Tapos eto, dumiretso ako sa isang bintana. Natatandaan ko pa kung saan ang kwarto niya. At ito, nung marating ko ang bintana, sumilip ako kaagad sa loob. Nakita ko si Allen. Nakahiga siya na nakapikit ang mga mata. Tatawagin ko sana kaso parang may paparating kaya ito, nagtago muna ako.
Ala, yung babaeng kasama niya. Tila ba may kausap sa telepono? Tapos ito, papalapit pa siya sa pinagtataguan ko. Kaya naman, naririnig ko lahat ng sinasabi niya. Oo naman. Basta di ka pwede mawala sa kasal ko, ha? At ang regalo ko, ha? Dapat magbigay ka ng bahay at lupa. Oo naman, seryoso ako. Mahal ko siya. At walang magbabago sa nararamdaman ko. Hindi na mahalaga ng kalipas niya. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Papalitan ko ng mga bagong masasayang alaala ang isipan niya. At mamahalin ko siya ng buong buo. Kahit may kulang sa pagkatao niya. Hindi ko alam kung babalik pa ang alaala ni Allen. Pero mas mahalaga kung ano ang meron kami ngayon. Uy, grabe ka naman. Yun ang uso ngayon. Babae na naliligaw at babae na din ang lumuluhod para magsuot ng singsing. O siya. Basta hindi ka pwede mawala sa kasal ko, ha. Sige na, bahin na. Baka masunog yung niluluto ko. Uy, ganong babae. Agad siyang umalis. Ako naman, eto. Nanatili sa lugar na to habang umaagos ang mga luha ko dahil sa mga narinig ko. Ikakasal na kasi si Allen. Sobrang hirap tanggapin ng mga bagay na narinig ko. At ewan ko ba, hindi naman ako iyakin pero yung luha ko walang tigil sa pag-agos. Sobrang sakit eh. Tapos wala pa siyang maalala. Paano na ako? Paano na yung mga pangako sa nakalipas? Paano na ang puso ko? Habang nagtatago ako dito, pinabawi ko lang yung mga luha ko. Ayaw talaga tumigil sa pag-agos eh. Tapos eto, inaalala ko ang mga nakalipas na labis ang nagpapaluha sa akin ngayon. Lahat ng masasayang bagay sa nakalipas ko ay nagdudulot na ng kalungkutan sa puso ko ngayon. Pero gusto ko munang makausap si Allen bago ako umalis. Kahit sa huling pagkakataon. Kahit sa huling sandali. Kaya ito, sumilip ako sa bintana. Kaya lang bumukas yung pinto tapos tinawag na siya ng babae. Napaupo na lang talaga ako dito. Baka kasi makita ako. At sa paglipas ng ilang sandali, sumilip ulit ako. At ayun, nakita ko siya nagsasalamin. Pinagmamasdan ko yung mukha niya sa salamin kaso nakita niya ako at bigla siyang lumingon. Buti, nakapagtago ako. Ewan ko ba, natakot ako. Kaya ito, bumalik ako sa pinagtataguan ko. Hihintayin ko na lang siguro na magkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya. Kaya ito, habang nagtatago ako, kinakabahan ako. Baka kasi may makakita sa akin dito. Tapos ito, may tumatawag na sa telepono ko. Ala, si tatay. Pero di ko sinagot. Nag-text na lang talaga ako. Sabi ko, nasa tropa lang ako. At nag-reply naman kagad si tatay. Umuwi daw ako bago dumilim. Hapon na kasi. Kaya naman sa paglipas sa mga oras. Ala, may mga kuliglig na tapos parang dumidilim na. Buti na lang at ayun, umalis na yung sasakyan na nakaparada. Umalis na ata yung babae tapos eto, sumilip na ulit ako sa bintana. Kaso, wala si Allen. Ala, baka kasama siya nung babae ah. Sayang naman. Hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon
Pero maghihintay ako kahit ilang minuto pa. Baka nag-CR lang si Allen. Kaya lang umabot ng 3 minuto. Hindi na siya bumalik sa silid niya. Gabi na din kaya ito. Kailangan ko na umuwi. Pero babalik ako. Hindi pwedeng hindi ako babalik. Kasi kakausapin ko pa siya. Hindi ko na lang siguro sasabihin ng nakalipas naming dalawa. Dahil baka maguluhan siya sa sitwasyong kinatatayuan niya. Kaya ito, umalis na ako. Tumalon na ulit ako sa bakod papalabas. At ito, hindi na ako lumingon. Marahan lang ako sa paglalakad. Malungkot at iniisip ko kung bakit sa amin nangyari ang bagay na yun. Sa sobrang lalim ng iniisip ko, nagulat ako nang biglang may humawak sa balikat ko mula sa likuran ko. Napalingon ako bigla tapos tila ba tumigil ang oras nang muling makita ko kung sino ang taong nasa likuran ko. Teka lang pare. Familiar ka. Parang nakita na kita. Wika ni Allen. Di ako kaagad nakasagot. Pinag-isipan ko muna yung sasabihin ko. Oo. Sa simbahan, kanina doon tayo nakita. Wika ako. Alam ko. Pero bukod sa simbahan, nakita na ba tayo? Wika ulit ni Allen. Siguro. Baka sa ibang lugar. Wika ako. Habang nakatingin ako sa mga mata niya. Hindi ko masabi ang totoo. Magiging magulo kasi ang lahat. Pero di ko sasayangin ang pagkakataong to. Kahit mapagalitan ako ni tatay at nanay. Gusto mo ng balot? Wika ako. Napangiti bigla si Allen. Napangiti din tuloy ako. Tapos ewan ko ba, parang nawala yung kirot sa puso ko. Pero hanggang kailan ako magiging masaya?